target ang mga masiselang iso ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Ka-Rex Cayanong. Sa Target. On air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe at Green Rose Resort. Alam niyo, nung last week, umikot ko kami dyan ho sa Barangay San Luis, Barangay San Jose. Alam niyo, kulang ho yung nagpapatrolya. Kumbaga, kulang ho Barangay Tanon para ma-maintain yung sinasabing pagbabaho ng krimen. Kaya, napakalaking tulong, ha. Yung grupo ho ng CSI, yung CSI-IG, ating makakausap yung mismong city director ng Antipolo chapter. Malaking grupo ito, kumbaga national, bawat province, may mga naka-assign kung ano yung chapter, ay itong CSI. Nasa linya ng ating komunikasyon si Kuya Rommel Dulot. Magandang hapon, Sir Rommel. Magandang hapon din po, Karex. Apo, at Kuya Rommel, ipaliwanag mo ba? Ano ba itong CSI-IG para lang sa kabatira ng ating mga nakikinig? Ang CSI-IG po, sir, ito po ay isang grupo ng ano. Ibig po sabihin niya na community service with integrity at intelligence group, sir. Mm-hmm. Ito po ay isang grupo po ng anti-crime group dito. Apa? Po sa Antipolo chapter. Dito po kami naka-ano. Apa, kumbaga sa madaling salita, for sa multiplier, kumbaga katuwang niyo Barangay Tanod ng ating PNP para ma-maintain yung pagbabaho ng krimen. Tama ho ba? Yes po, correct. Mm-hmm. Apo. Ano ho to? Ito mga member niyo, kumbaga voluntaryo. Kumbaga ibinubuwis niyo buhay niyo para makatulong ho tayo sa ating mga kabarangay? Tama po, correct. Ito po ay voluntaryo na ginagawa po namin. Mm-hmm. Na naglilingkod po kami sa bayan. Apa? Katuwang po namin ang kapulisan, mm-hmm, ang barangay, para po sa ikabubuti ng kaayusan po ng aming community, sir. Apa? Ito po ay pinamumunuan po ng aming founder na si Madam Cherry Gutierrez po. Mm-hmm. Ito po ang aming founder, sir. Apa, yung ano, paano pag-deploy niyan yung CSI-IG niya? Halimbawa, inassign ho kayo sa Barangay de la Paz, inassign ho kayo sa Barangay San Luis. Paano naman ho nakakatulong si Barangay Chairman? Kasi kung ako kapitan, yayakapin ko mga member nyo. Kasi kung kulang ang barangay tanod ko, merong member na CSI na voluntaryo gumagala hating gabi para tutukan ho yung krimen. Opo, sir. Opo, Karek. Ganito po ang ano namin dyan. Bawat barangay po, mm-hmm, na kami mga, naka-assign po kami mga tao. Apa? Doon sa mga ano barangay. Mm-hmm. And then, ang mga barangay po, coordinate po sa amin. Apa? Para sa kung ano man po ang mga gagawin sa katulad ng pag-duty, pag-robbing. Mm-hmm. Ganun po, sir. Eh, paano naman sa member? Paano ho eh, kumukuha at gustong mag-voluntaryo rin? Sasama sa inyo? Sa mga member po, sir, ano po yan? Ano lang naman po, humihingi lang naman po kami ng requirement. Apa? Katulad po ng police clearance at barangay clearance, mm-hmm, para po sa pagpapamember, sir. Apa? At halimbawa, jumuti ho kayo dyan sa Barangay San Luis. Meron naman ho bang konting benepisyo, kumbaga humanitarian consideration, ang barangay para bigyan ho ng tulong inyong mga member, halimbawa agaya ho sa uniforme, sa boots nyo, sa sapatos, para naman makita nila na teka, tulungan natin to, sila nga ho nagbo-voluntaryo na hindi naman empleyado ng barangay. Sa mga uniforme ko sa ganyan kami po talaga sariling bulsa po namin. Bagamat po ang Barangay San Luis po ay nakakatuwa po, mm-hmm, kasi po sila ngayon nagbibigay na po sila sa amin ng ano, magbibigay na ng panggasolina, mm-hmm, sa oras ng robbing. Apa? Ganyan po ang ano ng San Luis na ipinangako po sa amin ni Kapitan Kate. Apa, yung San Isidro, laho bang ipinangako ho sa inyo? Tumutulong din ho kayo para masugpo po yung pagbabaho ng krimen? About po sa San Isidro, sir, nanggaling naman na po kami dyan. Mm-hmm. Pag
tawag yun, nag-courtesy call na po kami kay Kapitan. Mm-hmm. Pero wala pong feedback na dumarating po sa amin. Abaka, naman po. Abaka naman nakakalimutan lang, marami lang ginagawa ang barangay. Siguro po, sir. Siguro po. Mm-hmm. Kasi kung ako ang kapitan, aalagaan ko kayo. Kasi kung kulang ang tanod ko na may nagpapatrolya na member nyo, mayroon mga masamang ginagawang krimen sa hating gabi, abay, mas malaki pa magiging papel nyo kaysa sa barangay tanod eh. Opo, malaki pong ano, malaki pong ano po ang naibigay namin po sa mga barangay po. Hmm? Malaking kapakinabangan po, sir. Apo, halimbawa naka-duty ho kayo, ano yung pinaka na-encounter nyo na problema na nakaka-resolve ho na rin ho kayo ng kaso, tina-turn over naman ho kung anong PCP, PNP nakakasako. Ano yung pinaka na-encounter nyo ho ng kaso madalas? Sa ano po naman, kasi pag nag-robbing po kami o kaya nasa checkpoint, mm-hmm. Nasa police naman po yun, kasama po lagi kami police na sila po yung gumagabay po sa amin. Kami po talaga ay nasa assistance po lang talaga. Mm-hmm. Meron mga kapulisan natin, pero yung mga anong mga nakaraang kasagsagan po ng pandemic, mm-hmm. Mga ano namin, edi yung kung ano yung mga bawal, yung mga protocols po, yun lang po naman ang mga sinisita namin. Apo, at saan naman ho matatagpuan yung pinaka-office nyo at para naman minsan mabisita ho namin at malaki ho magiging papel ng target owner. Kumbaga magtuwangan tayo at makarating sa opisina ni Hepe, ni Mayor, ni Governor na ang laking nagiging papel nyo sa pagbaba ng krimen dyan sa Antipolo City. Nandito lang po kami sa may pinahang outpost kasi po namin dito sa ano po sa Steel Homes. Mm-hmm. Sir. Papa? Doon po. Anong barangay nakakasakop diyan? San Luis po. Mm-hmm. Magamat meron din po kaming ginagawang headquarters na dito sa may Tanglang. Papa? Diyan po. May magkakaroon po kami ng headquarters diyan, sir. Yung Tanglaw, anong barangay pa nakakasakop doon? Ano nga ba yun? hindi ko na masyadong maano. Hindi mo rin alam kung anong barang... Sitio Bayugo. Sitio Bayugo pala, sir. Yung Sitio Bayugo, anong barang... tama ba barangay San Isidro nakakasakot doon? Ayun, tama, sir. Sitio Bayugo, barangay San Isidro. Ayun, kasi... Opo, sir. Kung ang barangay captain doon, magiging katuwang nyo, malaking bagay sa inyo, sa inyong organisasyon, na magkaroon kayo ng, kumbagay, time to time, magtulungan kayo, para yung trabaho ni Mamang Police, kumbaga, mabawasan. Kasi nakikita ko kayo, talagang aktibo kayo. Kasi kung may gagawa ng krimen, na andun ang member ng CSI-IG, ay aatras ko yung isang gagawa ng krimen. Kasi nakikita kayo din eh. Kailangan naman, bigyan naman kayo ng consideration na, kumbaga, tulungan tayo, di ba? Opo, sir. Mm-hmm. Okay, Sir Rommel, baka meron kang mensahe at gamitin mo itong programa natin at maraming nakikinig. Maging ang tanggapan ni Mayor June Inares, tanggapan ni Governor Nina Inares, nakatutok sa programa natin at pamarinig ang tinig ng City Director ng CSI-IG. Okay. Sa ating pong mga namumuno sa ano, kami po ay... Humihingi ng kahit papaano, humihiling sana po magkaroon kami ng kahit mga gamit man lang, sir. Katulad ng radio. Apo? Yan po ay kailangan po talaga namin. Hmm. Halimbawa, sasagot ako ng radio. Pwede ba yan? Pwede ba ako magbigay sa inyo? Pwede naman, sir. Basta po nasa kalooban nyo po, sir. Apo. Yun po, ganyan. Yung iba pa pong mga gamit, siguro, katulad ng mga upuhan, ganyan, sir. Eh pagka upuan, sasagutin ko, pwede rin ba yun? Opo, sir. Ayun. Pwede po bang sasamantayan ko na rin, sir? Pa-shoutout na rin po ako, sir. Sige. Pa-shoutout po ako sa lahat po ng CSI-IG sa buong Pilipinas. Apa? Susan Bisaya at Mindanao. Mm-hmm. Lalo-lalo na po sa aming magandang chairwoman, Jerry Gutierrez. Mm-hmm. At sa buong nationwide hanggang sa international, quiet, sir. Ang ibang bansa, sir. Pero po kaming mga chapter, sir. Mm-hmm. Baka kasi nakikinig yung mga barangay captain, eh. Hayaan natin sila mauna. Huwag muna tayo. Opo, sir. Pero kami po naman ay naghihintay lang po. Mm-hmm. Ang grupo po ng CSI,
CSI-IG Antipolo. Apa? Ay naghihintay lang po ng kung ano man pong tulong na, na manggagaling po sa lalong-lalo na sa mga kapitan po ng bawat barangay ng Antipolo, sir. Apa? Okay, salamat Sir Rommel Dulot, ang CSI-IG, City Director ng Antipolo Chapter. At sir, ingat po kayo palagi at napakalaki ng ginagawa nyo. Kumbaga, kayo nagiging voluntaryo para ma-maintain yung pagbaba ng krimen dun ho sa mga barangay na inyong ginudyutihan. Salamat, Sir Rommel. Sige po. Maraming salamat. Salamat din po, Karek. Mga durobo sa lipunan, mga halang ng kaluluwa sa pamahalaan, walang sasantuhin, walang sisinuhin, sabit sa ngalarala kapag napuntirya ka ni Karek Cayanong sa Target On Air. Alam niyo, napakalaking grupo ho niya, yung CSI, Intelligence Group. Sila yung nagiging katuwang ng ating kapulisan, ng ating mga barangay na nagpapatrolya hating gabi. Wala hong sweldo ho yan, voluntaryo. Ultimo nga ho yung uniforme ho nila, sariling bulsa nila, di ba? Yan, kung ikaw ay barangay captain at mayor, mapapakinggan mo yung hinaing nila? Nako, kung tayo ho nasa pwesto ng pagkakataon na, isa lang sasabihin ko eh. Limang uniforme, ha? Limang opisina bibigay ko sa inyo. Kumbaga ikakalat natin sa buong Antipolo. At para dumami pa yung mga member na kagaya nyo. Kasi voluntaryo yan. Kung ikaw naman eh si chairman, ba't hindi natin i-adapt na gawin ho nating barangay tanod? Naka-umbrella ho dun. Para meron naman ho siyang benepisyo pag uwi sa bahay ho nila. Meron naman hong ibibigay dun sa pamilya nila. Kayang-kaya yun eh. Kung kayang gawin. Ang oras ay hatid sa inyo ng Central Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karek Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karek Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.